Nananakot na naman po yung mga barkada ni Mao Ding, mga Chinese. Ito po. Third party may turn South China Sea into Sea of War. Sabi po ng isang Chinese official. Oy mga singkit, huwag kami ninyong tinatakot. Ito po yung the land of the brave and the noble heroes. Huwag ninyo kaming sinisindak, ninyo kami kayang sindakin. Sabi rito, a ranking official of China's Ministry of Foreign Affairs or MOFA said Beijing and Manila can handle their maritime dispute anya well, but a third party might turn the South China Sea into a sea of war. Tama kayo dyan sa sinasabi ninyo na magiging sea of war itong South China Sea pag hindi po kayo tumigil sa panghahara sa amin, sa pang-aapi ninyo, sa pagsasamantala ninyo dyan sa South China Sea. Kayo po yung magiging kayo yung magiging dahilan yan. Hindi yung sinasabi ninyong third party. You're referring, we know, ang tinutumbok ninyo, yung Amerika, third party, kasi nangingialam dito. May pakialam po sa amin yung Amerika, kasi 1951 pa po, may mutual defense treaty na po sila sa amin. Naintindihan ninyo? Ngayon lang kayo naman, nagre-reklamo. 1951 pa. Hindi man kayo nagre-reklamo noon o bakit kayo putak ng putak ngayon? Kasi may masama kayong intensyon sa South China Sea. Yung South China Sea, kahit po tinatawag ninyong South China Sea yan, hindi po yan inyo. Nagkataon lang na south of your of your country, in the south of your country, amin po. Yan po yung aming West Philippine Sea din. Ang layo-layo nito sa inyong bansa. Sukatin nga ninyo yung distansya ng Sparati Islands with your territory, yung landmass ninyo. Di ba napakalayo? Sumobra yung kasakiman ninyo. Mismo na ditong ika nga doorstep na namin, gusto pa ninyong sakupin, inayaan na nga namin na mag-establish kayo ng Chinatown sa Binondo. Di ba? Yung Chinatown sa Binondo, pinakang matagal na na inoccupy ng mga mamamayan ninyo, inayaan namin na makapag-anap buhay kayo rito. Pagkatapos, itong West Philippine Sea kung saan nasa loob na ng aming exclusive economic zone, gusto pa ninyong kamkamin, talagang dadanak yung dugo. Pero hindi po kami yung magsisimula. Kayo, kung gusto ninyo na maging Sea of War, yun ang sabi ninyo, Sea of War, itong South China Sea, choice ninyo yon. We will defend because it is our right. We will defend with America and the like-minded countries. Yung allied forces namin, yung Japan, yung South Korea, yung Australia, and the European countries na sumusuporta doon sa UNCLOS na dinisisyonan pabor sa amin. Kayo lang naman yung hindi nagre-recognize, pero member kayo ng United Nations. Permanent member pa ng United Nations. Yun ang mali po sa inyo. Hindi po kami papayag sa patuloy ninyong panlilinlang with all your propaganda na sinasabi. Kala ninyo, masisindak ninyo kami pag paulit-ulit ninyong sinasabi na magiging Sea of War. Tulad ng sinasabi ni Mao Diggs, yung spokesman ninyo rito sa amin. Sabihin ba baga mga kababayan, sabihin ba naman ni Mao Diggs na magiging sementeryo daw yung ating bansa? Sementeryo ng mga Chinese. Maraming Chinese cemetery rito. Di ba? Iyan, kung papasok sila at mag-attempt silang pasukin po tayo or mag-attempt na pasukin po tayo dito sa ating bansa. Di ba?
siyempre may obligasyon ang bawat mamamayang Pilipino, especially the armed forces, to defend our territory. Magiging madugo talaga. Pero decision ninyo yan ng mga Chinese. Hindi kami yung mauuna na makikipagira po sa inyo. O, diba? Councilor Soli of MOFAS Information Department wrote on Twitter that there is already an agreement between China and the Philippines that negotiation is the only way to resolve disputes in the South China Sea. Yun man talaga po yung gusto namin, negosasyon. Pero habang kami nakikipag-usap po sa inyo, through our president, nire-respeto ba ninyo yung mga napag-usapan with your president also? Di ba hindi? Matapos na mag-usap yung aming pangulo at yung pangulo ninyo, tuloy-tuloy kayo sa harassment dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Di ba yun ang ginagawa ninyo? And this time, ayun, dumagdag na naman po. May swarming ng mga Chinese militia. Tama ba yun? Yung style ninyo, habang nag-uusap, sige ang abante ninyo. Niloloko ninyo kami. Sabi niya rito, we have the ability to handle it. Well, but have to stay high alert that South China Sea might be turned into the Sea of War by the third party, sabi po ni So, without identifying the third party. Kahit hindi mo po i-identify kung sino yung third party sinasabi ninyo, you are referring to America. Sige, pampaligoy-ligoy ninyo. Tumbo ko na ninyo. Diba? Yung third party sinasabi ninyo, yung Amerika. She added that China's goal is for the South China Sea now to become the sea of peace, friendship, and cooperation. Habang sinasabi ninyo, gusto ninyong maging sea of peace, friendship, and cooperation, ginawa ninyong military base, naglagay kayo ng military base sa South China Sea. Tapos sinasabi ninyong friendship, may pakikipagkaibigan bang ganon sa ginagawa ninyo? Gusto ninyong makipagkaibigan. Pero kami, na sinasabi ninyong kaibigan, sinisigaw-sigawan ninyo palagi yung aming mga mangingisda, pati yung aming Navy in Coast Guard. Di ba sinisigaw-sigawan ninyo? Lagi kayong nagwa-warning na lumayas kami sa lugar. Paano kami lumayas sa aming teritory? May ganon. Teritoryo namin, pinapalayas ninyo kami. Kayo nga po, sa Binondo, na mismong landmass na po, sentro ng aming kapital, Binondo, Manila, may Chinatown, di namin kayo pinapalayas. Pinapalayas ba namin yung mga mamamayan ninyo rito? Di ba hindi? Nga tawag sa newspaper nila tulay, bridging the two cultures daw, the Filipino and Chinese cultures. Yun pala, para amuin lang kami. Yung intention pala ninyo, habang inaamo ninyo kami rito, kinakaibigan, nilalamo naman ninyo yung aming teritory. Tama ba yon? Di ba yun, ano, klaradong pagsasamantala? Tapos sasabihin ninyo, peace, friendship, in cooperation, may ganon talaga. Yung pakikipagkaibigan ninyo, kaibigan brutal, tinatapak-tapakan ninyo, inaapin ninyo kami, yung aming mga mangingisda, lagi ninyong tinatakot, yung Navy namin at saka Coast Guard, linilaser attack ninyo, tapos sasabihin ninyo, peace, cooperation, and friendship,